manager of one of the prestigious microfinance bank. Completed the basic entrepreneurial system training. So yun po yung best. 9 years experience multi-level business. Full-time networker. Siya po ay motivational coaches and speakers from yung previous na kanyang business. Nag-handle din po siya ng one-on-one coaching and training sessions with business partners of the different nationalities. Full-time dad sa kanyang only son. And nagkapag-build na rin po siya ng team, hindi lang po dito sa Pilipinas, but from the other countries as well. Some of which are from Hong Kong, Qatar, Dubai, Canada, US, Macau, Italy, Australia, Saudi Arabia, Pakistan, Nigeria, Kuwait, Singapore, and Taiwan, India, and Kenya. Ang alam ko po, may, hindi ito updated na profile niya na naandito sa akin. And kayo na lang po, coach, ang magdagdag kung meron pang karagdagan dito. Siya po ay pinapakilala ko. Malapit na rin po mag-anniversary, mag-1 year dito sa ating team. Wala pong iba kundi si Manager 2, Coach Lee. Sir Lee, please welcome po and please motivate us. Coach Lee, ikaw po ba ay naandito sa loob? Dito ka naman. Coach Lee. Hindi ka pa maka-mute. Coach Lee. Hello ma'am, submit lang po ha. Ang ah, lang. Okay po. Okay, okay, sige. Take your time, sir. Okay, sige. I-quan uli natin yung ating mga guest. Meron pa ba akong hindi nabanggit sa mga guest natin? Ma'am Emelia Perez. Kayo po ba ma'am ay guest or affiliate na natin? Starter. Saan yes, kayong ma'am. Team ma'am? Ma'am Emelia. Starter ma'am. Okay po. Ma'am, sino po yung sponsor niyo, ma'am? Sino yung naka-invite sa inyo? Elena Bermudez. Okay, ma'am Elena Bermudez. Andito din po sa loob. Ma'am, pakisuyo po. Pwede pong pakituruan niyo si Ma'am Emelia ng mag-rename pagpapasok dito sa ating webinar. Thank you, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am, okay na, sir. Ready ka na. Clear ba, ma'am? Clear? Yes, clear. Kitang-kita ang kagwapuhan. Di ba? Nagulat ako, tunawag ako. Ayan! Teka muna, full screen ko lang ito. Alright, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Yan. So, it's my pleasure. Siyempre po, para mag-share ulit sa inyo ngayong gabi. Ano po? So, thank you so much for this opportunity na makapagbahagi po muli ng aking journey dito po sa CrowdOne. Ano po? So, CrowdOne morning muna po sa ating lahat and especially to our guests. Yan. So, congratulations. Nandito po kayo ngayon. Nakinig, inalam, at ninamnam anong meron po sa ating CrowdOne. Ano po? And of course, palakpakan naman po natin ng isang malakas ang ating speaker, Coach Elisa Dolor. Grabe naman yon, malupet. Grabe. So, ang rhyme na ng Siargao talaga naman. Belated happy birthday sa iyong inay.
Ay, salamat po, salamat. Ayan. Talaga naman continuation ng ano, continuation ng party. Alright, so sa mga hindi pa po ako kilala, ako po si Coach Lee, manager 2-star sa Crowd1. At ako po ay dating unit manager sa isang microfinance bank. Nag-aral po ako ng dalawang course. Sabi po ng aking magulang, mag-aral ka anak mabuti para meron kang magandang kinabukasan. Then dumating po sa time na naging okay ang trabaho. Ano po, maganda po yung dating, pero wala pong datong. Ah, di ba? Walang dating, pero walang datong. Okay, kaway-kaway sa mga empleyado, sa mga OFW, I'm sure makaka-relate po kayo sa senaryo. Sa ganyang senaryo, ano po, yung kapag sasahod ka, nawawala na daw po yung pay, slip na lang. Yan, di ba? Pag pinaghati-hati mo, mapapaiyak ka na lang para daw pong sibuyas, no? Kasi nauubos din po agad. In short, wala po tayong naiipon. Ano po? So, yun po ang pawang katotohanan sa realidad ng ating buhay. Ano, sa example nga po natin, sad but true, ano po, nagtatrabaho tayo para saan? Para po doon sa mga basic needs natin. But in Crowd1, kapag tinrabaho po natin ito, we work out po natin, it's because negosyo po ito, mga kapatid, mga ma'am, mga sir, ano po, yung papasukin po natin is a business. Tama po. At take note, hindi po ito business na putyo-putyo lang. Tama? Ipagmalaki po natin ang network marketing. Taas noo po tayo na ang networking po ay marami pong nababagong buhay. Katulad nga po ng isang guest ko kanina na taga Occidental Mindoro, no? Sabi niya, lahat na po ng negative sinabi niya, hindi niya linya. So, paano natin sasagutin yan? Ano? So, kung hindi mo linya, linyahin mo. Kung ito yung makakapagbigay sa'yo ng mas magandang future, bakit hindi natin linyahin? Like me, wala pong kinalaman sa tinapos ko, walang kinalaman sa background ng aking trabaho po before. No? Kasi ito po, network marketing, wala. Hindi ko rin po linya. Pero tandaan nyo guys, lahat ng bagay ay napapag-aralan. Kahit nga po pagmamahal, napapag-aralan yan eh, di ba? Kahit po, tama si Ma'am Eva. Tama naman, di ba, minsan kahit pag-ibig, napapag-aralan yan. So it means, lahat po ng bagay sa mundo or lahat po na nangyayari sa atin or lahat ng gusto mo mangyari sa buhay mo, kung hindi mo yan alam, lahat po yan ay napapag-aralan. Even me, even Coach Eva, or even Coach Eddie, Coach Danilo, sila po ay hindi rin po dati ito alam. So, malaking advantage na lang po kapag kayo po ay merong background sa network marketing. Malaking bagay po kung meron kayong background sa networking. No, pero kung first time mo to, congratulations. Bakit? Nakita mo na kasi agad yung napakagandang oportunidad. Ay, tawang-tawa si Ma'am Luzmin. Hi, Ma'am Luzmin. Ayan, ngiting-ngiti sa kanyang kausap. Ayan, congratulations sa mga yung ngayon lang po ito narinig. Ask me why. It's because ngayon mo lang to narinig kasi yung opportunity bagong-bago sa'yo. Congratulations. Kasi kami po, ang dami pa po namin pinagdaanan na failure bago po namin narating ito si Crowd1. Bago po dumating sa Crowd1. Si Coach Eddie, 17 company yung pinagdaanan, nadapa, bumangon, paulit-ulit, no? It repeat itself lang po yung ginagawa niya. But then, nung nakilala niya si Crowd1, tuloy ang laban, di ba? Ginawa niya, tinry niya, sinubukan niya, isinare niya, o wala siyang ibang ginawa, kundi mag-share. Hanga nga ako eh, di ba? Bakit? Kasi everyday sila yung 01, 02, 03. Every day, lahat ng presentation tinatawag sila. So wala po silang sawang magbahagi ng journey nila. So dito pala po sa negosyong ito, all you have to do is inspire other people and always be inspired also. Kailangan na inspire ka sa ginagawa mo at the same time, mang-inspire tayo ng ibang tao. Tama po? Kosa kaya sa lahat po ng naririnig ngayon, I don't know kung mai-inspire po kayo sa akin. But then, ang importante po, napakinggan nyo po yung journey ko. Ano? So, importante po ay naibahagi ko po yung naging journey ko po sa Crowd1. So, kung meron man po akong ka-team na nandito, shout out po sa aking team, Victorious Team, all over the world. Kung nandyan kayo, congratulations. It's because yan po ang sikreto sa business. Kung hindi mo pa alam, kung bago ka pa lang o nag-uumpisa ka pa lang, kailangang aralin mo lang yung negosyo. Okay? And then, pag naaral mo yung business, wala kang ibang gagawin, kundi ibuka mo lang yung bibig mo. Tama? What I mean, paano ibuka yung bibig? Ikwento mo lang. Labanan po dito, kwentuhan lang. Kwento na may kwenta. No?
Tutan, nagkukwento din naman tayo. Huwag na yung walang kwenta. Ang ikwento po natin yung may wenta. Tama? Sabi ni Sir Eddie, hanapin daw po natin yung mga chismoso at chismosa. Okay? In the positive way, ha? Chismoso at chismosa, ibig sabihin, ang ikinakalat po nila ay yung magandang balita, yung blessing. Hindi po yung paninira sa tao. Tama po? Ano? Alright, so way back April 23, I joined in Crowd 1. Mag-1 year na rin po ako. Ano? Hindi po agad ako nag-decide. It's because ang daming ko nga pong pinagdaanan na company na hindi rin po ako naging successful. Okay? Ang daming kong pinagdaanan na nag-feel din po ako. And actually, yung word na scam, napagdaanan ko din po yan. Talagang nadapa at alam mo yung nadapa na yung sinipa pa, yung mga ganun, di ba? But then, sabi nga po sa buhay, dapat kung nadapa ka, bumangon ka. Tanda niyo po yung, ano yun, sabi, babangon ako at dudurugin kita. Joke lang. Ibig sabihin, bumangon ka at mag-move on ka, move forward ka, kasi hindi ka maging successful talaga kung always looking back, 'di ba? Kung lagi mong titingnan ano 'yung nangyari sa iyo, 'yung mga dati mo, 'di ba? Like me, hindi po ako perfect na tao, ano po. So nakikita niyo lang po, masayahin po ang coaching, but then in deep inside, marami din pong lubak tayo pong pinagdaanan in my personal life, no? In my family, etc., etc. So hindi po nawawala 'yan ng mga challenges na dumadaan sa buhay natin. But then always positive lang tayo. Sabi ko nga po palagi, I know sa mga dati ng members, no, bingin-bingi na po siguro kayo palagi sa akin. No. Like I always tip, ano po, for all of us, no, just focus on the solution, not the problem. Tama po. Kasi ang isang problema, pag nag-focus ka dyan, I'm sure, magkakaroon ulit ng result yan na another problem. Tama po. So, kailangan think about the result, think about the ano yung pwedeng maging pwedeng solution. Think about the solution para maging maganda po yung magiging result, no? So in your team, so kung meron ka pong mga pinagdadaanan na lubak bago mo marating yung ano, yung finish line, no? Parang sa isang pagda-drive, hindi po talaga mawawala yung lubak, no? At hindi mawawala yung stopover, 'di ba? Bago mo marating yung finish line. So, I mean, sa buhay po, bago po natin marating yung tuktok, yung tagumpay, yung success na sinasabi, hindi po diyan mawawala yung pain, yung masasaktan ka, marireject ka, magkakaroon ka ng mga challenges, hindrances, mga baggage sa buhay mo, kung 'yan ay patuloy mong dadalhin, hindi ka po makakalipad ng mas mataas. Hindi ka magsusoar up high hanggat may mga baggage sa pakpak mo. Di ba po? So ano man yung mga baggage na yan, so iwaglit po natin yan, tanggalin po natin yan. Bukas sabihin nyo, sige, madaling sabihin, madali lang sabihin. But then, totoo po yan. Okay? Ialay mo kay Lord ang lahat. Just believe in God na kaya mo to kasi binigay ni God ito sa'yo. Tama? Just faith in God na, OMG, sabi nga nila, OMG, oh my God. Dumating yung mga problema, it's because kaya ko to. So, maniwala ka lang kay Lord na lahat na nangyayari sa buhay mo, everything happens for a reason. So, kung bakit ka nakikinig ngayon, di ba? So, it means may reason po siya. It's God's plan. Tama po, baka po, matagal ka na nagpipray, Lord, bigyan mo ko ng magandang source of income. Lord, bigyan mo po ako ng magandang trabaho. Eto na yun, di ba? So, ngayon pa lang, say thank you dun sa mga nag-invite sa inyo. I-kiss mo sila, i-hug mo sila, 'di ba? It's because bakit? Binigyan ka nila ng magandang opportunity. Tama? Kaya lagi po namin sinasabi, I love you upline, 'di ba? So it's because dahil po nila kaya nandito tayo ngayon, no? So kaya be grateful and thankful talaga na invite po kayo ngayong gabi. So sa mga guests, no, congratulations guys, nandito ka ngayon, nakikinig ka ngayon. So hindi po namin kayo pinipilit after this presentation, lumuhod ka sa yung altar, o kung hindi man po kayo Catholic, magpray ka kay God, ito ba ay para sa iyo? 'Di ba? Ask yourself. 'Di ba? Mamaya i-examine mo yung sarili mo. Magtutuloy ba ako? Gagawin ko ba 'to, 'di ba? So isipin mo lang yung sabi kanina doon sa presentation, know your deepest why. So alamin mo lang yung deepest why mo, no? So I'm sure lahat po may deepest why sa mga buhay po natin.
alam ko po lahat dumadanas tayo ng mga dabok, problema, 'di ba? So naghahanap tayo talaga palagi ng mas magandang solusyon, ng magandang opportunity na makukuha po natin yung mga big dreams po natin, mga basic needs and yung ating mga wants and definitely your big dreams talaga. So Cloud One is a good vehicle po ito, no? Sumabay na po kayo, sumakay na po kayo kung sino man nag-invite po sa inyo, sumabay po kayo sa kanila. Kung sasabihin niyo po tulad ng invite ko kanina, nakausap ko sa Messenger, hindi ako marunong. So it's a tie, sabi ko sa kanya. It's a tie. Teacher ka, ako hindi teacher. So mas madaling turuan ng teacher, sabi ko sa kanya. So bakit? Lahat ng bagay na papag-aralan. Ang sagot niya, sa bagay nga po. Diba? So kailangan lang yung mga kausap natin, alam natin kung paano sila sasagutin. Wala kang pera? Wala kasi akong pera ngayon, o diba? O ito, binigay ni Lord para magka-pera ka. It's up to you kung gagawin mo. So kung hanggang ngayon hindi ka gagawa ng paraan, paano ka magkapera, hindi ka talaga magkakapera. Magkita tayo muli after 1 year, it's the same reason, wala ka pa rin pera. Bakit? Kasi hindi ka gumagawa ng solusyon. Tama? Pero kung once na gumawa ka ng solusyon, 6,000, hindi mo yan ikahihirap. Hindi mo yan ikapapangit. Gwapo ka pa rin, maganda ka pa rin. Maubos man yung 6,000. Sabi nga ni Coach Bubot palagi, isang bag lang yan ng mga babae at isang sapatos or isang mamahalin cellphone. O hindi pa nga mamahalin yun eh. Opo nga lang yun, 6,000, 7,000. Diba? But then pag nasira, wala na. So ito, negosyo lifetime. Imagine yung mga products ngayon, grabe, sulit na sulit na sulit na sulit na po sa 6,000. Sa diniscuss po kanina ni Coach Elisa. Tama po ba ako? Kaya wag na wag po kayong manghinayang sa 6,000 dahil si 6,000 ang magdadala sa'yo, hindi lang sa 1,000, kundi sa millions. Bakit po? Proven and tested na po yan. Tama? At ang inyo pong lingkod ay naniwala at nagtiwala sa Diyos na ito po ay binigay sa akin. Tinrabaho ko lang din po. Tandaan lang po natin guys, walang naging successful na hindi po ginawa at hindi tinrabaho. Sa mga nagsasabing, yak, networking pala yan. Yes, we are proud in network marketing. Bakit? Wala na pong negosyo ngayon na hindi networking. Diba kanina bumili ako ng SIM. Ang tanong, ano pong SIM? Smart, Globe, Talk and Text, Addict Mobile, etc. etc. So networking din yan. May choices ka. Tama? O, diba? Pumasok ka ng restaurant, kakain po kayo. O hindi, matutulog ako. Joke lang. Diba? Sasabihin sa'yo, meron po kaming adobo, meron po kaming ginitaang ganito, meron po kaming pancit, meron po. Ino-offer nila yung mga niluto nila. So, ni-network din nila. Wala pong nagtayo ng business. O, wala. Wala ditong masarap. Diba? Iban halo-halo yan. Ihaw-ihaw yan. Balot man yan. Diba? Ino-offer nila sa tao. So, meaning yung business po natin ay people-to-people business. Alright? Okay. Napakadali lang po siyang gawin. Hindi po mahirap. Hindi rin po naman sobrang dali. But then, this is really worth it po. Pag kumita po talaga kayo, no? At yun po, darating po yung time na magkakaroon po talaga kayo ng financial freedom and time freedom. So yun po ang napakasarap, no? With your family, kasama mo, kumikita ka, nasa bahay ka lang. Imagine niyo yung guys, using your gadget, your cellphone, your laptop, your iPad, etc., etc. Yun lang po ang gagamitin niyo para kumita tayo ng mas malaking income. Okay? So, ayan, ako po ay nag-join April 23. After 4 months, ako po ay naging manager 1 in Crowd 1. Actually, after 1 day, I promoted to team leader 1. After 1 day again, I promoted to team leader 2. After 3 days, team leader 3. After 7 days, coordinator 1. After 15 days, coordinator 2. And after 18 days, coordinator 3. And after 4 months, I got my rank. Tawag dito, manager 1 in Crowd 1. So, lagi ko pong sinasabi, iba ang kagustuhan ng Diyos sa kagustuhan mo o kagustuhan natin. No? Gusto ko po sana ay September 8. No? So, hindi po ibinigay ni Lord. No?
Ako po ay nag-manager 1 September 9. Oh, di ba? Isang araw lang. Oh, mabait pa rin ang Diyos, di ba po? Yan! And last December, hinihit ko po yung goal ko. Hinihit ko po yung goal ko last December na magkaroon ng, alam mo yun, something, lagi ko pong dream talaga ito na magkaroon ng sasakyan. Ano, ayan, lagi kong kiniklaim palagi, no? Lagi ko po yung dinideclare in a whole word, no? Sa Facebook ko, lagi po yan nakapost na soon magkakaroon ako nito, I declare to the whole world, I claim it, magkakaroon ito. Yes, December hindi nangyari, iba ulit ang kagustuhan ng Diyos. But in my birthday, grabe yon, nagkaroon po at nakabili po tayo ng isang sasakyan. Ang inyo pong lingkod, anak ng magsasaka, ayan, at dati po ang daladala ko po ay kariton with kalabaw or paragos with kalabaw. Ngayon po, sa awa po ng Panginoon, with God grace talaga, and with Crowd One, ay nabigay po, ay kahit pa paano po, ay nangarap tayo na magkaroon ng sasakyan. Hindi pa man po sports car yan, but then, sobrang blessed ko po na magkaroon ng sasakyan. Bakit? In 9 months doing the Crowd One, grabe po, in a matter of years, ako po ay naging empleyado, ni gulong wala po akong nabili. Matagal na rin po akong nag-networking, ni bike wala po akong nabili. But in Crowd One, in a matter of 9 months, I got my first car ever. Di ba po? Ang lupit ni Crowd One at ang lupit ng aking grand upline, si Jesus Christ. Di ba po? So, maniwala lang po tayo na kaya nyo rin. So, I believe I can. So, I believe you can. Tama po? So, sa mga nasa loob, sa mga starter, team leader, coordinator, or atin pong mga guests, no? Huwag po kayong panghinaan ng loob, lalo na po sa panahon ngayon. Grabe, kailangan nating lumaban sa hamon ng buhay. No po. A lot of people, walang trabaho, a lot of businesses nag-close it because of pandemic situation. No? So, kailangan po nating mas humataw ngayon, be positive. Huwag ka nang alam mo yon, huwag mo nang insert sa mind mo yung mga negative. No? And sa mga negative people, don't mind them, don't entertain negative people kasi hindi kanyang payayaman. Tama po. Hindi man po mayaman yung hinahangad nyo, no? Yung makuha lang po natin yung basic needs. Parang gigil na gigil. Basic needs at the same time yung mga wants po natin. And definitely pag masipag ka talaga, kahit po yung big dreams mo, ibibigay pa rin ni Crowd One. So with that, thank you so much for this opportunity na makapag-share pong muli sa inyo. And talaga naman pong ako ay siksikliglig, umaapaw ang biyaya anong tawag dito? Kasiyahan at kagalakan na makapag-share po sa inyong lahat with 121 participants. Congratulations, palakpakan po natin ang lahat at palakpakan po natin si God, no? At congratulations sa ating malupit na host, napakagaling na ni Ma'am Eva. Yan, at sa ating speaker. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po muli si Coach Lee Ramos, coordinator, manager 2-star in Crowd One, impossible is nothing but in God, nothing is impossible. Ayan, pinanganak na mahirap, lumaking mahirap, but hindi ko po hahayaang mamatay na mahirap. And the first ever car achiever sa Team Ambassador at Team Believers in Crowd One, Kapit Bisig po. Thank you so much. God bless us all.